its 41st anniversary celebration, the UP Repertory Company proudly presents Lean, a musical that will surely get your toes tapping with an endless surge of LSS-worthy tunes and creative dances of joy and sorrow while provoking thoughts on your current society. Leaving an important question to the audience, kung hindi ngayon, kailan pa? Lean runs on September 9, 14, 16, 21 at 3 p.m. and 7 p.m. and September 13 and 20 at 7 p.m. only at the Dalisay Aldaba Recital Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. For ticket reservations, contact Jenica at 0916-321-0485 or like us on Facebook at facebook.com/the UP Repertory Company and follow us on Twitter at UP Repertory. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine. Tunay at makabuluhang impormasyon, masinsinang talakayan, mapangahas na pagbubunyag. Ito na si Mr. For Your Information, Willie Espiritu. Willie Espiritu. Para sa inyong kaalaman. For Your Information, dito sa DZAR Sunshine Radio. At ngayon, narito ang ating program host. Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong aga sa inyong tanan. At siyempre, papalaot tayo sa himpapawid sa buong kapuluan, sa buong mundo tayo'y napapakinggan. Siyempre, dito po yan sa DZAR, Jess 26, sa inyong talapihitan ng inyong mga radyo. At siyempre, tatalakay tayo ng mga maiinit na paksa. Ano kaya ang mga kalagayan ngayon ng ating mga manggagawa sa ibayong dagat? Makakapanayam natin dyan si OWA Administrator May Dimson. At tatalakayin rin natin ang patungkol sa Sambuanga. At sino ba talaga ang behind netong standoff dyan sa Sambuanga? Aalamin natin dyan sa isang kaibigan nating Muslim leader, si Sharif Albani. At aalamin din natin ang sitwasyon sa Sambales kay Vice Governor Ramon Lakbain. At siyempre, kailangan din natin malaman yung status ng ating mga eskwelahan sa buong Sambales kay Ginoong Paulo Legazpi. At para makarami tayo, nasa linya na natin ang pinaka masipag, pinaka makatulungin, lumirespond agad sa ating mga OFW Administrator May Dimson. Magandang umaga po. Magandang umaga, Willie. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig. Buong mundo yata ito, no? Opo, at live streaming ho tayo. Kahit na naandun tayo sa Lebanon at Syria, na papakinggan po tayo at napapanood tayo live streaming. Oh, magandang umaga sa kanila. Yes. Madam, bago ko kamustahin yung ating pong mga OFW, kamusta na po kayo? Mabuti naman at nandiyan pa naman para magsilbi sa ating mga OFW.
araw-araw, halos araw-araw, Willie, meron tayong mga dumarating na repatriates. So, busy tayo sa pag-attend sa kanila. Opo. Ngayon, balita ko po, 31 OFW na from Syria. Tama po ba ko ang nakauwi na natin dito sa Manila? Yun, dumating kahapon. Opo. Pero before that, marami na rin umuwi, Willie. Bali, ilan po lahat yung naandun natin sa Lebanon o dyan sa Syria? Sa Syria, ang estimate ng DFA, mga 3,000 pa ang kailangan pang mag-register at iuwi pa. Ngayon, madam, marami din daw po na mga kapatid nating mga OFW nanggaling na doon sa gera, ang daratnan pa, gera pa rin. Ilan na po ang balita ko, wala rin. Nagchachapi lang tayo, Willie. Opo, balita ko po, yung ating mga ilan mga hindi ko marinig, nagchachapi. Opo, balita ko po, may mga ilan-ilan tayong OFW na galing Syria, kung saan ay mayroong gera, dadatnan pa nila at uuwian nila, may gera din po. Madam, nawala si Madam May Dimson, na paki-contact nga natin ulit. Mukhang dinadagit din ng mga rebelde yung linya ni Madam May Dimson ng OWA. At gusto natin malaman ano, kasi ang aking natanggap na balita, yon, andyan na sa linya. Madam May, magandang umaga pong muli. Opo. Balita ko, ilan sa mga OFW natin galing doon sa gera sa Syria, ang uuwian din po, gera doon sa Zamboanga. Okay. Mm-hmm. Yes. May flight. Willie, karamihan naman sa mga nauwi sa Mindanao o na galing nga sa Syria ay nag-i-stay sa atin sa halfway house. Alam naman natin na hindi pa sila dapat umuwi doon. Hindi pa namin sila nire-release. So, nandun sila sa halfway house. Okay. So, bukod po dito sa Syria, dyan po sa parte ng Lebanon, saan po pa ba may problema yung ating mga OFW na inyong tinututukan ngayon? Sa Egypt, nagpadala na tayo ng 2 welfare officers natin, Willie, dahil nag-raise nga ng alert level din doon, alert level 4, no? Although hindi ganun karami yung ating OFW, ikumpara mo doon sa Syria o sa Lebanon. Pero nandun doon ngayon yung mga officers natin para tumulong sa rapid response team. Okay. So, bukod po sa mga problema na kinakaharap ng ating mga OFW, ano pa ang ibang serbisyo ang binibigay ng ating tawag mo dito, OWA? Doon naman sa mga walang problema na. Ang mabili ngayon, matatawag natin na maraming nag-a-avail, yung scholarship program natin, Willie, yung training program na binibigay natin sa mga OFW mismo o sa mga anak ng OFW, mga dependent nila. Iba't ibang degree, iba't ibang level yung scholarship na binibigay natin sa kanila, at sila nang mamili kung aling type of scholarship ang gusto nila, pwedeng degree course o pwede rin vocational. May mga pagkakataon na binibigay tayo sa mismong OFW para makapag-aral pa siya, o yung kahit ng mga seafarer, no, may mga kanya-kanyang kurso na pwede nilang kunin na related naman sa maritime. Ayun. At meron po bang mga requirement na dapat isumite yung ating mga OFW to avail that yung tulong na yan? Ang importante lang na sila ay active member ng OWA ngayon, at syempre yung kanilang marka sa eskwelahan, kung sila ay kukuha ng degree course, kailangan naman nilang may submit. Ngayon, kung mga VOCTEC lang yung mga
short-term training courses, pagpapatunay lang na sila ay active member. Ayun. At isa rin na gusto magpasalamat sa inyo, admin. Balita ko nagkaroon ng job fair ngayon sa nitong Adosi lamang ano, sa Zambales, si Vice Governor Lakbain. Nga lang ay hindi yata kayo nakarating, pero meron kayong pinadalang representative din niyo doon. Oo nga, nahihiya nga ako kay Vice Gov kasi matagal ko ng commitment na magkita kami sa Zambales dahil naging imbita nga siya. Kaso mo, nagkaroon ng issue dahil alam mo naman nga dito sa ating nire-repatriate ngayon, marami tayong dapat asikasuhin. At pangalawa, budget season kasi din ngayon, kaya inaayos din yung budget ng Dole. Kaya next time na lang, pakipaabot mo na lang kay Vice. Oo. Next time, kita-kita tayo doon. Kasama yes. Ka, Willie. Opo. At kahit naman hindi kayo nakarating, nakarating naman yung inyong ayuda. Kaya nagpapasalamat sa Zambales sa inyo. Yung si deputy. Yeah. Pinapunta ko ang deputy ko. Okay. So, sa ano ang panawagan natin dun sa ating mga mahal sa buhay nitong ating mga OFW para makapag-ingat lalo-lalo na po sa mga illegal recruiter at pagpili naman ng mga bansa na dapat nilang piliin bago sila bumiyahe? Salamat, Willie. No, unang-una, yun munang mga kababayan natin na sa Syria na naipit nga sa kaguluhan, nananawagan tayo na sana ay mag-register na sila at mag-desisyon na umuwi na. Kasi alam mo, Willie, urong-sulong sila eh. At siguro naman dito sa narinig nila at nakikita nila ngayon, mag-desisyon na sila na talagang uuwi na at sumama na dito sa repatriation groups natin na inuuwi na nga dito sa ating bansa. Pangalawa, yun ang mga kababayan natin na nag-iisip, nagpaplano na mag-abroad, magtrabaho sa ibang bansa, mag-isip muna sila kung sila ay handang mag-abroad talaga, kung sila ay preparado mentally, physically, emotionally, sila ba ay handa na. At kung sila ay talagang handa na, mag-apply sila sa isang ahensya na legitimate, na lisensyado ng POEA, at siguraduhin lang yung mga papeles nila ay dumaan sa tamang proseso, sila ay na-process ng POEA, at sila ay membro ng OWA. Yan. Maraming salamat. Okay, last question, madam. Yung request ko po sa inyo na yung compulsory o na insurance, maililipat na ba sa OWA kaysa sa mga pribadong sektor, pribadong insurance company? Maganda yan. Pero ano yan, alam mo naman, Willie, sapatas yan eh, di ba? Yung RA Opo. 10022, no? Mm-hmm. Baka naman pwedeng ihain yan sa Kongreso. Na call na yan ng ating legislators. Okay, hayaan nyo ako na ang gagawa ng draft resolution or bill para ipasa sa ating mga congressman. Maraming salamat at sana po lagi namin kayo makasama sa ating programa para malaman ng ating mga kababayan kung ano ang mga nagagawa ng inyong tanggapan na Administrator Carmelita May Dimson. Oo, anytime. Basta ikaw, Willie, pag tumawag ka. At more power sa iyong programa. And likewise, God bless you, Madam Admin. Thank you, Willie. Good morning. Thank you so much. Si Madam Administrator May Dimson ng OWA. Public service tayo kasi alam mo ninyo marami tayong dapat alalayan ng mga OFW. At dapat yung mga OFW natin, knowledgeable sila, dapat magaling silang pumili ng kanilang mga recruitment agencies para hindi sila nabibiktima. At para hindi naman sumasakit ang ulo ng ating Overseas Worker Welfare Administration sa pamumuno ni Madam Carmelita May Dimson. At sana makapanayam natin si Sheriff Albani para maintindihan natin. Mukhang walang puknat. 6 na araw na po na nagpatuloy ang gera o labanan dyan po sa Zamboanga. Alam mo ninyo, dyan sa Zamboanga, ang balita ko, 2 bayan yata dyan o 2 barangay ang talagang dare-derecho at sinusunog pa
ang mga ilang lugar para maligaw yung ating kapulisan. Eh ano ba ang peaceful solution dito po sa conflict na ito? At balita ko ang itinuturong behind nitong mga ataking ito ayon sa ating AFP ay di umano ay si Nur Misuari. At yung kanya pong field commanders, isa sa mga field commanders, si Malik. Pero ito naman ay tinatanggi ni Nur Misuari. Ano ho? Alam mo ninyo, nung panahon ni Ramos, nakilala ko ito si Commander Nur Misuari. Mahusay naman na tao, mahusay naman kaibigan, mahusay makipag-usap. Ano ho? Dangan nga lamang siguro naisang tabi ng ating pamalaan ang mukhang hindi naisama o nakapanayam ang MNLF. So, ano ang peaceful solution nito? Alamin natin sa ating kaibigan na isang Muslim leader, si Ginoong Sharif Albani. Good morning, Sharif. Good morning po, Brother Willie. Opo. Sa lahat ng mga kapatid natin na kikinig dyan, lalong-lalo sa mga kapatid natin Christian, Muslim sa Zamboanga City, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Assalamualaikum sala. Sharif, dito sa kaguluhan sa Zamboanga, itinuturo umano na utak dito ay si Nur Misuari at yung kanyang one of the trusted field commander na si Malik. Naniniwala ka ba doon? Public knowledge naman yan lang lahat, Brother Willie. In fact, nagkaroon siya ng declaration to establish for independence. Public knowledge yan sa lahat. At saka si Malik, talagang yun ang pinaka-trusted man niya in term of fighting. Opo. Third fighting. Oh. Ngayon, naniniwala po ba kayo na sila ang may kagagawaan nitong nangyayaring ito sa Buanga? Sa akin na kapatid na Willie, naniniwala ako, mga iminilip talaga ang gumalaw yun, because ang pagkaintindi ko when I was in abroad, na mayroon papasok sila doon para mag-establish lang sila ng flag nila, magkakaroon ng rally. So, nagkataon na hindi sila pinayagan, parang ganon. Para bang ginawa nila, katulad ng ginawa nila doon sa Davao, welcome sila ni Mayor Duterte. So pag welcome sa kanila, nakikita naman natin ang Dabaw, welcome ang MNLF doon. So doon pumasok sila sa Zamboanga City, hindi sila welcome. So nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaya ganun ang nangyayari. Ngayon mga high power guns and ang mga ginagamit nitong MNLF. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang peaceful solution na naiisip mo para matigil itong problemang ito dyan sa Zamboanga? Magandang katanungan yan, Brother Willie. Sa akin, bilang isang ordinaryong mamamayan na Muslim, ang solution po dito lahat, kailangan magkaroon tayo ng international intervention like the OIC, the United Nations. Kailangan papatila sila upang maminto ito yung hidwaan o patayan. O kaya ang ating mag-feeling to the President of the Republic as a Commander-in-Chief na puntahan niya, meaning kausapin niya kung ano ba talaga ang cause. Kasi hindi mangyayari ito yung mga ganito kung walang dahilan na pinaglalaban nila. Na kung magmamatigas, I am also appealing to the President of the Republic of the Philippines, sana hindi siya mag-order ng tinatawag na offensive mode sa mga military, sabagkat maraming civilian madadamay. Kawawa yung mga civilian. Wala naman
alam nila kung anong mga nangyayari. And I am also appealing to the chairman of Nol Misuari, the chairman of the Moro National Liberation Front, sana hindi idaan itong tinatawag na awayan, gera, because I believe war is not the solution to solve the problem. Ano talaga ang cause? Pag-usapan. Ano ang mga pending na negotiation na daing nila? Sana bigyan ng pansin ng ating mahal na presidente. Ayun. Okay. So, second question na kaibigan, Sheriff Albani. Sa kapatid nating mga Muslim, matagal na nating nakikita na marami, karamihan sa kanila ay nahihirapan, lalo-lalo na sa pamumuhay ng pagninegosyo. Meron ka bang naiisip para makatulong o matulungan natin itong mga Muslim brothers and sisters natin para yumabong naman yung kanilang kinabukasan? Para sa akin, kapatid na Willie, kaya nga nandun tayo sa Malaysia last 2 days ago, maghahanap tayo kung paano tayo makatulong sa gobyerno. Hindi na tayo as a freelancer businessman, hindi na tayo maghihintay pa sa gobyerno kung anong may tulong nila. But maghahanap tayo paano natin matulungan ng gobyerno, lalong-lalo ng mamayan na kapatid natin Muslim. Sa pagtulong, Brother Willie, depende po sa leader doon nakikita natin. Alam mo po, Brother Willie, na ang Mindanao, they are richest country in time of natural resources. Meron pang kasabihan nga doon, sabi pa ng mga kapatid natin sa ibang bansa, that the people of Mindanao, they are sitting in the mountain of gold, but they are beggars. Meaning napakayaman, pero hindi nila alam ng mga leader kung paano nilang gamitin ang kanilang mga resources. Eh paano, ano, how can we use that power and resources para yumabong na yung buhay nila? Ganito yun, kapatid na Willie, ang para sa akin, kailangan mabigyan ng hanap buhay ang mga mamamayan doon. So magkakaroon ng tinatawag na livelihood sa bawat barangay, magkakaroon ng yung tinatawag na barangay multi-purpose cooperative. O, mabigyan sila ng hanap buhay. So, paano mo bibigyan na Brother Willie, kung ganyan ang nangyayari sa kasalukuyan ngayon, hindi nagkakaunawaan ang Muslim, lalong-lalo ng MNLF at saka gobyerno. Pero dadating ng pero dadating tayo doon sa mag-meet halfway din yan. So, yung mga idea mo na para matulungan yung ating brothers and sisters sa kamusliman, ano ho, eh, one of this day, maybe tomorrow or next week, siguro kinakailangan magpangita tayo para makapag ma-interview naman kita, mailabas kita doon sa aking FYI sa television sa GNN Channel 8. Okay lang ba sa inyo, Brother Sheriff Albani yon? Yes sir, my pleasure po sir, para mapag-usapan natin talaga kung ano ba ang dapat na solution o hanap buhay na maitulong natin sa mamamayan na Muslim. Hindi lang doon na sana makahanap din tayo ng idea kung anong matulong natin sa gobyerno sa kasalukuyan na parang mawala na at saka mga kapatid natin Moro National Liberation Front na mapag-usapan nila sa lalong madaling panahon kasi maraming nadadamay lalong-lalo ng magulang ko yung parents ko, Brother Willie, nandoon talaga sa Zamboanga City. Wow, pero so, kamusta po ang status nila doon? Ngayon, problema ngayon, Brother Willie, wala silang makain. Meaning walang makain, may pera naman, walang mabilihan. Kasi tatakot lumabas. Close ang lahat ng mga tindahan. Ito masakit. Pangalawa, wala nang eroplano pupunta doon ngayon. Di namin alam kung ano nang gagawin ito. Kung ito tatagal pa, Brother Willie, kapag nagugutom na mga kapatid natin Muslim ito, ang katakutan namin dito bilang isang leader, kasi victim din ako, Brother Willie, ng pangyayari na naglunsad ang Moro National Liberation Front in 1971 doon sa Sulu. So, masakit yung nangyayari ng mga civilian, nag-evacuate ka.
napakasakit, Brother Willie. Okay. So panawagan mo. Nakulit na naman dito sa kaguluhan sa Sambanga City. Okay, last. Panawagan ninyo kay Pangulong Pinoy. Mahal namin kapatid na ama ng bayan, President Aquino, I am appealing in behalf of the Muslim Brethren. Sana po hindi po kayo mag-order ng tinatawag na offensive move as si Commander-in-Chief, sapagkat po kapag mag-order kayo, marami pong malalagas na civilian, wala naman kamuang-muang. At sana po, mahal namin Presidente, bilang isang ama, kausapin nyo po si Normie Suare. Kapag kausapin nyo po na magkakaintindihan kayo, hindi sa pamamagitan ng gera, alang-alang po sa mga sibilyan na hindi nila alam kung anong mga nangyayari. At isa pa, Brother Willie, mm-hmm. I'm also appealing to the chairman of Moro National Liberation Front. Sana hindi siya mag-order ng tinatawag na drastic move, sapagkat maraming Muslim, Christian na madadamay na wala naman kamuang-muang. Para sa akin, ang war po ay hindi solution upang magkaroon ng tunay na kapayapaan. Okay. Ang solution po dito ay kailangan magkaisang Muslim, Christian at mga katutubo, sapagkat ito lamang ang tunay na sagot sa pagbabago at tunay na kapayapaan. With that, so, Brother Willie, bago ko tapusin, sana magkaroon ng international intervention, the United Nations in the OIC. Pangalawa, yung the government of Indonesia were intervened, sapagkat sila ang nag-illicit ng move in 1996 agreement between the government and the Manila. Okay, with that, thank you so much, Brother Sherif Albani. Mr. President Pinoy, nananawagan po ang ating Muslim leader, si Sherif Albani. Huwag natin gamitan ng dahas. Huwag natin bigyan ng order na gumamit ng labanan ang ating mga militar at ang ating panawagan din sa ating sa kabilang panig naman unawain at tignan ang mga sibilyan. Tuloy-tuloy tayo at tignan natin, nasa linya na ba si Vice Governor Ramon Lakbae? Nasa linya na? Okay. At pagkatapos po ni O Administrator May Dimson at ng ating Muslim leader Sherif Albani, kapanayamin natin naman ang Vice Gobernador, ang masipag sa Sambales, Ramon Lakbain. Vice Governor, good morning po. Hello, Kawili. Good morning. At yeah. Atin po ng iyong mga tagapakinig at tagapanood sa internet. Good morning. Good morning. Na, mukhang busy-busy ka na naman ngayong umaga. Tama po kayo. Dahil sa meron na naman tayong sinasagawang medical, dental, feeding, free haircut mission dito po sa Maysitcho Bukid sa Barangay Kalapakuan, Subic, Sambales. Aba. Alam mo naman, di ba? Mm. Twice a month po ito. Kaya para po sa buwan na ito ng Setyembre, nandito na po tayo sa ating medical mission na naman dito sa may Subic naman po ito, Subic Town. Okay. Sino ang mga kaakibat mo, ang mga supporter mong kasama ngayon, bago natin pag-usapan kung sino-sino yung mga tinutulungan? Sino yung mga nagsusupport sa iyo sa kasalukuyan ngayon? Dito sa ating mission na ginagawa natin twice a month, ang regular partners natin dito ay ang Philippine Ocean Business Corporation. Yung tumutulong sa mga pinamimigay po natin libreng gamot. At saka meron din po tayong libre merienda, ano po, para sa lahat ng ating mga beneficiaries dito. And of course, kasama din po natin ang Philippine Army, ng 24th Infantry Division, at gayon din po ang Naval Forces Reserve. Dahil alam naman, Kawili, medyo nag-active tayo ngayon bilang Navy Reserve Officer. Kaya kasama din natin ngayon dito ang mga Reserve Force ng Philippine Navy. At kasama rin po natin ng Sambales War Against Poverty Foundation, yung mga staff natin dyan na nagpapatakbo po ng mga butika ng bayan, bigasan ng bayan, dito po sa iba't ibang bayan ng Sambales. At nais ko rin pasalamatan siyempre ang ating mga doctors dito ngayon, si Dr. Noel Bueno ng San Marcino District Hospital, si Dr.
chair mo, si Dr. Spirito at si Dr. Dali Salinas Villahin. Sandali, partner, meron ako narinig, Dr. Spirito. Opo, Dr. Ferdinand Spirito po, isa po siyang dentista na naka-assign po dyan sa San Marcelino District Hospital. At ongoing din ngayon, Kawili, ha, maliban dun sa medical, dental, feeding, free haircut, and of course, yung mga libreng gamot natin, ongoing din ngayon yung ating mga partner games para sa mga bata. At meron tayong nakahanda mga premyo para sa kanila. Kaya talagang hindi lang po nagbibigay tayo dito ng libreng servisyo, nagbibigay din po tayo dito talaga ng kasiyahan para sa mga taga dito. Okay. Nung Sabado umuwi ako, hindi na kita natawagan dahil tingin ko busy-busy ka. Ano? Ngayon, na bago ko umuwi, alam ko kinabukasan meron kang job fairs. Kamusta naman yung job fair natin? Ah, maganda naman po. Kasi po, umabot po ng mga 500 plus yung sumali po sa ating job fair na ginanap po nitong nakaraang September 12. May sports complex po ng Kabanggan. At halos sigit po sa 30 ang mga sumaling mga employment agencies for work abroad. At natutuwa naman tayo dahil meron pong umabot sa mga 12 ang hired on the spot. Wow. Yung iba po ay na-hire for work abroad, yung iba naman po ay na-hire para po sa local employment, Kawili. Oo, humingi din ang paumanin si OWA Administrator May Dimson. Kanina kapanayam ko siya, hindi siya nakarating doon sa inyong usapan, pero suportado naman daw niya kayo dyan. Oo nga, Kawili. Actually, yun nga isang magandang nangyari po, maliban sa meron tayong ginanap na job fair, ay nagkaroon po ng Memorandum of Agreement signing sa pagitan po ng ating punong lalawigan, Hermogenes Subdana Jr. at ng mga mayor, nakipagkasundo po sila, lumagda po sila sa isang agreement sa Overseas Workers Welfare Administration. Kaya po, ngayon ho, lahat po ng ating mga Public Employment Service Office o PESO sa bayan-bayan at maging sa ating provincial capital, ay meron na po tayo ngayon dyan tinatawag na OWA Welfare Desk. Kaya po yung mga kapamilya po ng mga OFWs dito sa Zambales at Olongapo City, hindi na ho nila kinakailangan pumunta ng Pampanga para humingi ng support o assistance ng OWA, dahil bayan-bayan po ay meron na pong OWA Welfare Desk at tinrain po ng OWA yung ating mga PESO staff. At sigit sa lahat, Kawili, ay ngayon yung mga livelihood programs, mga scholarship programs, iba pang mga programa ng OWA ngayon, ay sisiguraduhin natin makakarating po yan sa iba't ibang mga pamilya ng mga OFW dito sa Zambales at Olongapo City. Wonderful. So, kamusta yung siniserbihan mo ngayon dyan sa medical mission ninyo? Ilan ang kabataan? Kawili, dito maraming mga kabataan dito ngayon. Mga, hindi ko lang mabilang, pero marami po ngayon mga kabataan dito, marami din mga nanay, lalo-lalo marami bata. Okay. So with that, thank you so much sa Vice Governor at tuloy-tuloy ang serbisyo. Dapat malaman ng bayan, lalo-lalo na ang kabuuan ng Zambales. At ipakimusta mo na lang ako sa ating gobernador ng Zambales, Hermogenes F. Dani. Ano po? Opo, opo, Kawili, makakaasa po kayo. At nagpapasalamat naman tayo dahil lahat naman po ng mga ginagawa natin proyekto para sa kabutihan ng ating mga kalawigan taga Zambales, ay naririn naman po si Governor Abdani para magbigay po lagi ng kanyang full support sa ating po mga inisiyatiba. Okay, last question, partner. Kamusta na yung konsehal mong kapatid dyan sa Subic? Kasama mo ba ngayon? Okay naman po siya. Okay. Baka po parating siya mamaya-maya dito po sa ating proyekto. So, okay. Okay naman po siya, active naman po siya sa kanyang tungkulin ngayon bilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Subic. At sa mga proyekto ko naman po pa dito sa bayan ng Subic, ay nandiyan naman po siya bilang kaantabay po natin. Okay. Okay. Mabuhay ka. God bless you. Vice Governor Ramon Lakbain. Maraming salamat sa iyo, Kawili, ha, sa pagkakataon yung binigay mo para may balita po natin yung ating mga projects dito po sa lawigan ng Zambales. God bless po, Kawili. Okay, at alam mo ninyo itong busy gobernador ng Zambales, walang hindi yata marunong to mapagod. Dare-darecho tulong. Ano ho, at sana po yun sa mga natutulungan, huwag naman tayo laging aasa sa tulong lang. Ano ho, magpursige din tayo para umunlad yung ating buhay. Ano ho? Alam mo, minsan,
yung mga kapatid natin mahirap, lagi na lang ganyan eh. Kaya nakalimutan kong humingi ng sobrang gamot kay Vice Governor. Dapat pag kami sobrang gamot sa Zambales, regaluhan yung ano, yung taga Maynila, kasi kulang na kulang ang medisina, lalo-lalo na diyan sa Santa Ana. Pag pumasok ka diyan, pag wala kang gamot, patay kang bata ka. Ayan, ikaw talaga, tawa ka na naman ng tawa ng tawa dyan, ano. Eh, sana, ayan. Eh, alam mo ninyo, magkakaroon ng ano eh, ng skilled competition sa Zambales. At gusto po ba ninyong malaman yan? Eh, para malaman natin yan, kailangan makausap natin yung presidente ng OSAPTI. At yan din yata ngayon ang presidente ng CELTEC, yung pinakamalaking eskwelahan sa Olongapo. Si Mr. Paulo. Ano ba yan? Paulo Legaspi. Good morning, Pao. Good morning, Kawili. Tama ba, Legaspi? Legaspi, hot. Opo. Sandali, partner, bago ko alamin yung mga katungkulan at kinapalooban nitong OSAPTI, ano ba yung kabuuan nitong OSAPTI? Ang OSAPTI, Kawili, ito yung Olongapo Zambales Association of Private Technical Schools sa probinsya ng Zambales. So lahat ng mga nag-offer ng technical vocational schools, meron tayong associations, all 54 schools sa probinsya ng Zambales, lahat ito ay member ng OSAPTI. Okay. Sa kabuuan po ng OSAPTI, may mga ito yung tinatawag natin ng mga TBI, ano po? TBIs po. Opo. Ngayon, karamihan dito, nagbibigay din sila ng mga scholarship. Tama po ba ako? Yung iba po, nagbibigay. Ang scholarship natin, marami po kasing pinanggagalingan yan. Pwede sa ating mga kaibigan from sa probinsya. Pwede kay Governor Abdane or kay Vice Gov Lakbain or through TESDA rin, nagbibigay din po ng scholarship. Okay. So, dito po sa pamumuno ninyo bilang Pangulo ng OSAPTI, paano po natin na poproteksyonan yung ating bawat isang miyembro para sila ay mag-guide doon sa kanilang pagbibigay ng professional services doon sa ating mga estudyante? Yun po. Importante po, kailangan na kapag miyembro ka ng OSAPTI, ibig sabihin lahat ng program offerings mo ay may permit na nanggagaling po sa TESDA. Kung wala kang permit na nanggagaling sa TESDA at hindi ka miyembro ng OSAPTI, nangangahulugan ay hindi ka authorized mag-offer ng program, no? At naman natin yung mga TESDA programs natin, marami po yan, ranging from the short-term courses natin from 3 months to 6 months. So kung wala kang program registration permit na tinatawag, hindi ka namin imi-miyembro sa OSAPTI. At the same time, kapag wala ka namang permit at ikaw ay nag-enroll sa isang eskwelahan or TBI na walang permit sa TESDA, wala ka makukuhang special order at saka permit sa TESDA, at hindi mo rin magagamit ito pag ikaw ay nagtapos sa particular na program po ng TESDA na yan. Hindi ka rin ma-employ. Napakaganda. Ngayon, balita ko, kasi nung nakaraan Lunes, dumayo ako dyan sa inyo, narinig ko yung pag-uusap na magkakaroon tayo ng tinatawag na skilled competition. Can you explain in public para malaman ng mamamayan, lalo-lalo na sa kabuuan ng Zambales sa Olongapo, kung ano itong sasalihan niya o gagawing skilled competition? Every year po, meron tayong tinatawag na skills competition. Ito'y nagaganap sa provincial level. Lahat po ng nagsumasali sa provincial level, lahat ng nanalo doon ay magkakaroon ng competition naman sa regional level. Sa regional level po, kapag naman na lahat ng nanalo doon ay lalaban sa national level naman. Ang mananalo sa national level, ito po ay lalaban sa ASEAN na skills competition. Last time ginanap po ito sa Indonesia, this year baka Thailand, pinag-uusapan po yan kung saan gaganapin, no? Ang kagandahan po yan sa
provincial level, nagkakaroon ng competition among the different technical vocational institutions offering PESDA programs. Dito po nagkakaroon ng pagkakataon para may pakita naman ng mga talento ng ating mga estudyante sa pamamagitan ng Skills Olympics. So, napopromote po ang mga PESDA programs. Nawawala na rin yung misconception na kapag PESDA ka lang, parang mababang dekalidad lang nakukuha mong klase ng edukasyon. Kasi po, ito po ay recognized na worldwide na kapag ikaw ay may PESDA certificate, ay tinatanggap ka na po kahit nang may employ, especially international level po yan ang ginaganap din nating competition. So, this year, so October 2 to 5, magkakaroon po tayo ng Skills Olympics sa province of Zambales. And then, by November, sa regional skills competition, magkakaroon po tayo sa Pampanga, gagawin po yan. At yung mananalo, by January of 2014 or February 2014, yun po ang lalaban sa International Asian Skills Competition po. Okay. Can you mention at least five or as many as five o mas marami pa dyan? Ano? Ano-anong mga skilled ang maglalaban-laban dito? For this year po, lahat po ng basically po lahat ng mga programs natin sa PESDA program, no? Pero sa region, sa ating provincial level, nandiyan po yung HRS, yung kakibat ng HRM. HRM po, yung mga skills na related sa HRM, you have yung food bartending natin, food and beverage, housekeeping, lahat po yun ng related sa HRM program. Mm-hmm. And then meron din po sa IT. So, computer hardware, tapos may servicing din. Nandiyan din po yung sa automotive, sa ref and aircon, electrical and electronics po. Ayun. So, may mga premyo ba to, partner? Sa atin naman po, nagbibigay lang tayo ng konting cash prize and of course yung certificate. Siyempre, yung pinakamaganda, yung prestige naman na makukuha ng, hindi lang ng eskwelahan, siyempre lang, mas mahalaga sa ating mga estudyante po yun. Okay. So, sa usap din na tinatawag, may mga committees ba kayong nakatalaga dyan para kung nahihirapan yung inyong membro, like for example, sila ay nagpapa-credit ng kanilang mga programs at minsan ay supladita pa yung dapat tumanggap na itong mga programs na to at pinahihirapan yung membro. Meron po ba tayong committee na naka-assign dyan? Meron po tayong naka-assign dyan na lagi po tayong open sa assistance for any new program registration sa ating mga miyembro. At the same time, masatutulungan po natin silang magkaroon ng magandang relationship with PESDA. Kasi okay, PESDA naman, napakaganda po ng support ang binibigay sa ating, hindi lang sa ating mga eskwelahan, kundi sa buong organization po ng OZAPTI. Pero meron po ako nakikitang isang problema na kumamarapatin mo. Dito sa Maynila, napakabilis noong mga pag-conduct ng assessment para dumami yung ating pong mga professional trainers. Ano ho? At medyo bumabagal yung scheduling ng ating assessment para sa mga TM Plus at yung mga iba pang dapat nilang makuwang certificate so that they can teach doon sa mga programs na hinahawakan nila doon sa mga TBIs. Paano ang nangyayari dito? Mukhang bumabagal yung sa ating parte ng Zambales sa Olongga po. Ang nagiging problema po kasi dyan, Kawili, yung ating mga assessors, eh, no? Marami tayo, hindi katulad sa Maynila, marami kasing readily available ng pool of assessors na para anytime na gusto mong magpa-assess, eh, nandiyan lang yung mga assessors natin. Especially yung mga field na medyo mahirap, no? May, like sa programming, NC4 level na po, eh, napakahirap kumuha niyan. Sa Region 3, parang tatatlo lang ata, parang ganun yung huling naririnig natin from PESDA. Kaya minsan, kinukuha pa sa Bataan o kaya naman nanggagaling pa ng Pampanga. At worst, minsan nanggagaling pa po ng Maynila. Eh minsan hindi lang naman po tayong sineservisyon ng ating mga assessors na tinatawag. Kaya ang ginagawa ko nating program with True Safety, kaya in-encourage po natin lahat muna mag-take ng TM para pagkapagkuha ng TM, pwede sila maging pag na-assess sila, pwede rin natin sila maging in the future, ito na po yung magiging pool of assessors natin. So, doon na lang sana sa probinsya ng Zambales,
meron na tayong readily pool of assessors. Yan, ang, kaya ko lang nabuksan yan. Gusto ko mapagtulungan natin to, kaibigan Paolo, no? Para lalo namang lumakas yung laban, lalo-lalo na pagka tayo napapalaban dito sa skilled competition, eh talaga namang makapag-pull blast tayo. Dahil kung mabagal ang ating probinsya, eh tayo'y makakantsawan lamang, hindi ba? Ako, napakahalaga po niyan na kailangan lagi tayong competitive. Yes, at believe naman ako. At sana mapagbigyan mo ko, Paolo, na ma-interview naman kita sa television, ano, doon sa ating FYI para gusto kong makita, dahil ang daming kurso na nakaakibat dito sa Celtec. Yung Celtec College naka-focus kayo sa mga Marines, ano ho? Nagsimula po talaga tayo sa Celtec at Technical Vocational way back 1970 sa probinsya po ng Zambales, sa Olongapo City. Diyan tayo nagsimula yung mga dress making, automotive, electrical, na pinagpatuloy po rin po natin. Nagkaroon lang po tayo ng maritime programs noong late 1989. Hanggang ngayon, naging full blast maritime school na po tayo. Plus the other programs, so we still have yung IT, HRM, of course nursing, nandiyan pa rin po yan. Customs administration, hindi po nawawala yan. Nandiyan pa rin po yung ating mga collegiate programs po. Yan, at gusto kong i-feature yung school mo at yung kabuuan ng OSAPTI. At kung papala rin next week, ay madalaw kita dyan. At sana lagi tayo magkakapanayam sa ere, no, dito sa ating radio program, para kung anong maitutulong ng OSAPTI sa inyong mga miyembro ay maging kaakibat ninyo itong FYI, for your information. Apo, problema. With that, salamat thank you so much, Mr. Paolo Legaspi ng OSAPTI at Celtex ng Zambales. At magpakilala muna tayo ng ating himpilan. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa Bandita at Serbisyo. Pinalawak na sa Himpapawid. On TV, sa radio, sa TV, on radio. Yes, FYI, for your information, is now broadcasting over Sunshine Radio, DZAR 1026 kHz, every Saturday from 9 to 10 o'clock in the morning. So you can also listen to Mr. FYI, Mr. Willie D. Espirito, on 50,000 kilowatts, every Saturday morning from 9 to 10 a.m. with the same flair for delivery. Bring fresh and novel news and information, analyzing issues and events. And watch FYI on TV every Monday from 7 to 8 p.m. with replays on Tuesdays from 7 to 8 a.m. Telecast at GNN, the Global News Network, and CAT TV Channel 12, and live stream in major Asian cities at www.justintv.com/GNN channel. Gusto mo bang matuto para magkatrabaho? Sa GIS Institute, siguradong-siguradong matututo ka na makapagtatrabaho ka pa. Sa GIS Institute, may ready for work training. Dito, ang mag-aaral ay tinuturuan ng tama at sapat na kasanayan o employable skill, tapos ay tinutulungang magkatrabaho. GIS Institute, nasa San Marcelino, Zambales. Mahuhusay ang mga instructor. Maayos at malilinis ang silid-aralan. Kompleto pa at moderno ang mga gamit sa pag-aaral. GIS Institute. Learning at training mo, sigurado. Kinabukasan mo, aprobado. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Muli nating balikan si Willie Espirito sa programang For Your Information.
Bueno, maraming maraming salamat sa ating mga nakapanayam, si OWA Administrator May Dimson at si Muslim Leader Mr. Sharif Albani, Vice Governor Ramon Lakbain at siyempre si Mr. Paolo Legaspi na siyang Pangulo ng USAPTI at ng Celtec College dyan po sa Olongapo. At happy listening do sa aking kumpare si Ben Paipon. At si kaibigang Jay Lopez, ang Vice President ng USAPTI. At nakikinig din si Tita Ella at sa inyo pong lahat. Alam mo ninyo, gusto ko sana na bago matapos yung ating programa, meron mo akong isang kaibigan eh. Ang pangalan po niya, si Ginong Antonio P. Antonio. At sa hindi inaasahan, maaga ho siyang namaalam dito sa ating ginagalawan. At mamaya pong alas 7 o alas 6:30 ay magkakaroon ng misa at magbibigay naman ng mga necrological messages yung ating pong mga kasama sa entertainment industry. At si brother, friend, kumpare, mahal natin sa industriya, sa entertainment industry, si Antonio P. Antonio ay namayapa na. At siyempre sa Overseas Performing Artist Group. At ano pa yung mga grupo ng mga OPAC Coalition, sa lahat po, sa parada, sa entertainment o sa kabuuan ng entertainment industry, especially yung Bound for Japan. Alam mo ninyo, napakarami, napaka laki ng naitulong nito sa mga buhay nating mga Filipino entertainers, Filipino-Filipino entertainers. At anumang pagsubok, anumang naging problema, naniniwala ang programang FYI, lalo-lalo na sa inyong kaibigang Willie Espiritu, na ang pagyaon o pag-alis ni Antonio P. Antonio o sa kakilalang tawag na Tonton o Apa, naniniwala po tayo na merong purpose ang Panginoong Diyos kung bakit siya niyakag na doon sa taas. Ano man ang naiwan niyang hindi maganda sa mundong ibabaw ay tanggapin nawa ang kanyang kaluluwa sa ating purgatorio doon sa taas. At tinatawagan ko ng pansin ang lahat ng nakakakilala, kaibigan, kamag-anak o sino man na talento, pamilya na natulungan ng Fortune International Entertainment Agency na pag-aari ni Antonio P. Antonio. Mamaya po alas 6 media ang misa. At pagkaraan niya ni susundan niya ng necrological messages. At para sa iyo, paalam kaibigan, paring Tonton Antonio, at sa lahat ng natulungan mo, sama-sama ang mananalangin ang mga kaibigan mo. At doon sa mga dadalo, pinapanawagan na lahat daw po ay kinakailangan ay naka-white shirts. So, Antonio P. Antonio, Tonton o sa kilalang Apa, paalam kaibigan. Bueno, sa atin namang
sa atin namang mga good listeners, ano, dyan po sa GIS Institute of Technology sa San Marcelino, sila Doug, si Jean, si Elisha, si Joanna, si Gerald, ha? At marami pang iba. Good morning sa inyo. Masyado yata akong na-touch doon sa aking pagpapaalam sa aking kaibigan. Alam mo ninyo, minsan sabi nila suplado daw yon, pero pagka nagkaroon ng mga kailangan tulungan, nakikita mo naman na nakakatulong, hindi lamang po sa kanilang mga empleyado, bagko sa lahat ng kakilala nila. So sa inyo pong lahat, huwag niyong kakaligtaan pag araw ng Lunes alas 7, ano ho, sa GNN Channel 8. Sa Destiny meron na rin kang FYI, ano, Channel 112. 212 o 213. O Channel 213, kalalagay lang yata at sa Sky Cable. FYI yan, every Monday 7 PM, at meron po yung replay na Tuesday 7 AM. At sa inyo pong gusto magbigay ng suggestion o mensahe sa FYI, ipadala po sa text Jack, DCAR space name address space message, and send to 2299. Ayan. At ako naman ang inyong kaibigan na pansamantala lamang, ano ho, siyempre pagka Sabado dito lagi DCAR, ha? Huwag niyong kakaligtaan yan. Ito yung Sabado, bago kay Senator Enrile at si Tata Jess Aranza, ano ho, ng Bayan One. Kasunod po ang FYI. At syempre, pagkatapos naman ng FYI, ang kasunod niyan proteksyon ng marino. Oh, kita na ninyo, kompleto serbisyo ang DCAR, lalo-lalo na kung kasama ninyo ang inyong kaibigan, gwapong-gwapo, kamukha daw ni Richard Gomez, Willie Espiritu. Sa inyo pong lahat, at siyempre bago ako magpaalam sa ating mga technician, maraming salamat, at si Tony, si Lolo Tony Cuevas. Nayari ko siya ngayon, Lolo. At siyempre kay Brother Kibuloy, maraming pong salamat. Patnubayan po ninyo ako lagi. Maraming pong salamat. Happy weekends, and thank you for listening. I'm your handsome host, Willie Espiritu, saying God bless us all. Inyong napakinggan ang isang oras na programang For Your Information. Pakinggan muli sa susunod na Sabado ang walang kinikilingan, walang kinakampihan, bawang tunay at mahalagang impormasyon, si Mr. For Your Information, Willie Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig. The Philippine International Cosmetologists Association, or PICA, in partnership with PEP Group Incorporated, presents the second installment of this year's Cosmetology 2013 on Monday, September 23, 9 a.m. to 7 p.m. at the World Trade Center. Fashion Forecast, the Beauty, Wellness, and Trends Expo integrates the annual harmony of colors, emphasizing the latest trends and beyond. According to PICA founder Fanny Serrano and President Edwin Samot, Cosmetology 2013 will also have Japanese stylist Kosuke Ueno, who will showcase the latest styles, plus a fashion show entitled Emotion.